Good morning, guys. Good afternoon, guys. Let us talk about the criminal jurisprudence. So let us explain the 100 items. Sorry, may ginagawa lang ako saglit, ha? May ginukuha lang ako. So let us start. Okay, number one question. What law gave birth to the revised penal code and when did it took effect? Kailan daw ipinanganak ang revised penal code at kailan daw ito naging epektibo? Kailan daw ipinanganak ang revised penal code at kailan daw ito naging epektibo? Kailan ba siya pinanganak? The correct answer is under Act 3815 nag-took effect ito noong January 1, 1932. So the correct answer is Charlie. The correct answer is Charlie. January 1, 1932. Under Act number 3815. Okay, number two, which of the following is not a source of Philippine penal laws? Which of the following is not a source of Philippine penal laws? So kung makikita mo, mapapansin mo dyan, halatang halata naman kung sino dyan yung naiiba o hindi belong sa ating penal laws. Anong tamang sagot, guys? A. Revised Penal Code. B. Special Penal Law. C. Penal Presidential Decrees. And D. Legislative Decrees. So, guys, the correct answer is Legislative Decrees. Because our penal law consists of Revised Penal Code, Special Penal Laws, and Penal Presidential Decrees. So, hindi bilang si Legislative Decrees. Okay? So number 3, one while advantage in an age has a mental development comparable of that at child between 2 and 7 years old. Ito daw yung tao o yung bata na kung saan may kakulangan sa pag-iisip at ang kanyang isipan ay nakahati sa 2 hanggang 7 years old. Pero matanda na siya. Pero yung isip niya is pang dalawang taon hanggang pitong taong gulang. Yun yung mindset niya or yung mind niya. So kung mag-act siya, kumilos siya, parang bata. So anong tawag sa kanila, guys? Ano pong tawag sa kanila? The correct answer, guys, is imbecile. Okay? Huwag malilito, ha? 2 and 7 years old, that is imbecile. Okay? So kapag sila po ay gumawa ng krimen, they are exempted from criminal liability. Okay? They are exempted from criminal liability under Article 12 of the Revised Penal Code, which is exempting circumstances. But there is a civil liability. Sino magbabayad ng civil liability? The responsible for civil liability is yung mga magulang nila. Sila po yung tinatawag nating imputability. Okay? Sila yung tinatawag nating imputability. Yung mga imbecile, si insane, abnormal, mental retarded. Okay? Eh sir, ano po ba yung insane? O kung tatawagin natin, that is lunatic, di ba? So kapag sinabi pong insane, ito yung mga may kakulangan sa pag-iisip. So kapag ang baliw ay nakapatay or imbecile ay nakapatay, they are exempted from criminal liability. Pero kapag they are acted during lucid interval, ano po ba yung lucid interval, sir? Ito yung time o temporary time na bumabalik ang tamang pag-iisip ng isang tao.
So kapag bumalik yung tamang pag-iisip ng isang tao o ng isang baliw at ng imbisil, yung isa dito ay hindi exempted from criminal liability. Sino yun? Sino yung hindi exempted sa criminal liability once bumalik ang kanilang tamang pag-iisip? The correct answer, guys, is si insane. Okay? Si insane. So kapag si insane po ay nakagawa ng pagpatay or ng krimen under sa matinong pag-iisip sila, they are not exempted from criminal liability. Pero si imbecile, kahit bumalik yung tamang pag-iisip niya or during lucid interval, still they are exempted from criminal liability. Yes po, naka-live po tayo ngayon. Okay? Hindi lang ako nagpapakita sa camera pero naka-live po tayo. So number 4, the principle that sovereign and head of the state are exempted from criminal liability is covered by A. Law of Foreign Affairs, B. Law of Preferential Application, C. Law of Preferred Head of States, D. Law of Preferential Treatment. Guys, pasok po yan sa natin, sa general rules, di ba? Sa generality. Sino yung mga yan? Sino daw yung mga exempted from criminal liability covered by what? Anong yan? Anong sagot? Law of Foreign Affairs ba? Law of Preferential Application ba? Sino yan? The correct answer, guys, is Law of Preferential Application. Ito yung mga tao o yung mga head of the state na kung saan kapag sila ay nakagawa dito sa bansa natin, they are exempted from criminal liability. Okay? Except for consul. Okay, number 5. Tama ba, 5? Okay, number 5. A chronic nervous disease characterized by fit occurring at interval and attended by conclusive motion of muscle. A. Malaria. B. Schizophrenia. C. Somnambulism. Or D. Epilepsy. Papakita ko sa camera, guys. Ayan ako. So, naka-ano tayo ngayon? Ayoko lang pakita kasi wala pa akong ligo. Anong tamang sagot, guys? A chronic nervous disease characterized by fits occurring at interval and attended by conclusive motion of muscle. Ito yung nakikita nyo, guys, kapag inatake sila. Nangingisay-ngisay sila. Anong pong tawag dun? Comment kayo, guys. Libre lang kung mag-comment. Huwag kayong mahihiya kasi every time na nagkakaroon tayo ng idea sa ganitong bagay, mas lalo napapalawak yung ating memorya. So, kapag nakita natin yung tamang sagot at nakita natin ito sa board exam, possible masagot natin. Okay? So, the correct answer, guys, is tama si B-Boy Agud. That is what we called epilepsy. Epilepsy. Nangingisay tayo. Okay? Nangingisay-ngisay. Number 6. Philippine Penal Law is applicable within Philippine territory to include. Ano daw yung kasama sa territoriality? A. Its atmosphere. B. Its interior waters. C. Its maritime. Or D. All of the above. What is the correct answer, guys? Yes, the correct answer, guys, is all of the above. Tandaan nyo lang yung law M. Okay? Tandaan nyo lang yung law M. Ano po yung law M, sir? That is what we call land, air, water, and maritime. Okay? Kasama po yan sa territoriality.
Yun lang tatandaan nyo. So the correct answer, guys, is all of the above. All of the above. Okay? Next. Member of the royal family in England are called... Ano pong katawagan sa royal family sa England? They are called what? Ano pong tawag sa kanila, guys? Ano tawag sa kanila, guys? Member of the royal family in England are called what? They are called royalties. They are ano? Sila yung mga royal family, yung mayayaman, yung mga reyna, hari, king, princess. Yan, yung mga royalty family. Okay? So, nagse-celebrate sila ng ano nila, pasahan ng corona. Ganon. So, next. What age is considered of total irresponsibility or without criminal liability? Ito daw ay kinukonsidera na walang pananagutan. Ano daw edad yun? Anong edad ang kinukonsidera na walang pananagutan at walang criminal liability? Guys, comment kayo. Huwag kayo mahiya dahil para sa inyo rin to. Ano daw edad ang walang pananagutan? Okay? Para magka-comment. Okay, the correct answer, guys, is less than 9 years of age. Total irresponsibility. Wala silang pananagutan. Okay? Wala sila totally pananagutan sa nagawa nilang krimen, but there are civil liability na babayaran ng kanilang mga magulang. Okay? Yun yung mga below 9 years old. Total irresponsibility. Next. Obligation and securities of the Philippine government refers to what? A. Letter of credit. B. Foreign investment. C. Government bond. Or D. Foreign currencies. Obligation and securities of the Philippine government refers to ano? Ito daw yung obligasyon at seguridad ng ating pamahalaan. Ito ay tinatawag nating ano? Kitang-kita na yung sagot, guys. That is what we called government bonds. Okay? Government bonds. Next. Characteristic of criminal law wherein undertake to punish all offenses committed within the Philippine territory. Guys, ayan, committed with the Philippine territory. Ito daw yung characteristic of a criminal law wherein undertake to punish all offenses committed within Philippine territory. Ito daw ay nag-a-apply sa konsino man nakapaloob sa ating Pilipinas. Guys, what is the correct answer? It is the characteristic of criminal law wherein undertake to punish all offenses committed within Philippine territory. So guys, that is what we call territoriality. Bakit territoriality? Di ba nga, guys, meron yung tinatawag na English rules and French rules. So kung mapapansin nyo, meron naman akong blog noon, pakinggan nyo na lang. So... yung English rules, 'di ba? Sabi nga doon is kapag ang mga crime ay nakukomit within the Philippine vessel or Philippine jurisdiction, sa bansang Pilipinas ang jurisdiction over the case. Pero meron 'yan exception. Kapag ang exception niya is internal management o sa loob lamang ng barko nangyari yung krimen. So hindi niya tayo ang may hawak noon. Kung sino yung may-ari nung barko na yung maghahawak nun. Okay? The condition sine qua non or indispensable element in self-defense, that is what?
Guys, under justifying circumstances, paragraph 1, that is what we call self-defense. Ito daw yung tinatawag nating condition o sine qua non or indispensable element in self-defense. Ano yung sine qua non or indispensable elements? Pag nakita nyo to sa board exam, masasagot nyo na to. Sine qua non or indispensable elements, that is what we called unlawful aggression. Unlawful aggression. Hindi kinukonsidera ang pagmumura, paghamo ng away sa sino mang tao na nasa paligid mo. Okay? Pero may kukonsidera na yan na unlawful aggression kapag ikaw ay naglabas ng mga sandata na maaaring makapanakit o makapinsala sa ibang tao. That is what we call unlawful aggression. Okay? Okay, another word that means deceit. Guys, madali na to. Another word that means deceit. Another word that means deceit. Anong tamang sagot, guys? Another word that means deceit. Guys, madali na yan sagutin. Ano yan, guys? That is what we called ano? Dolo, di ba? Dolo o intention, intentionally. Pag sinabi namang kulpa, that is what we called ano? Negligence or fault, okay? Dalawa lang naman, fault or negligence. Nakapaloob yan sa kulpa. They are both freedom. They are also both have a knowledge to do or freely to do something. But magkaiba sila. Si dolo, that is deceit. Si culpa, that is fault or negligence. Felonies punishable only when they are consummated. Felonies punishable only when they are consummated. Ito daw ay pinaparusahan ng ating saligang batas kung ito ay ano, consummated lamang. Anong tawag doon, guys? Felonies punishable only when they are consummated. A, consumable felonies. B, less grave felonies. C, grave felonies. Or D, light felonies. Ano tama sagot, guys? Okay, the correct answer is light felonies. Felonies punishable only when they are consummated. Okay, primary source of Philippine penal laws. Primary source of Philippine penal laws. Ito daw yung pinaka-source ng ating penal law. Revised penal code, special penal law, penal president decrees, o penal batas pambansa. Ito daw yung pangunahin na source o pinagkukunan ng ating saligang batas. Anong tamang sagot, guys? This is the primary source of Philippine penal law. The correct answer is the revised penal code. Okay? 3815. Act 3815. Nag-took effect noong January 1, 1932. Okay? Next, if the offense is committed on board a Philippine ship traveling at the China Sea, what law will apply? If the offense is committed on aboard a Philippine ship traveling at the China Sea, what law
will apply. So, sa atin nakaregistered yung barko. Tapos, nagpunta ito sa China Sea. At ito ay nakagawa ng pagkakamali o offense. Ano daw batas ang i-apply natin? Anong batas? O kaninong batas mag-a-apply? Okay, the correct answer is Philippine law because the boat or the vessel will register, naka-register dito sa ating bansa. Okay? Unless kapag tayo ay nakagawa ng masama o ng krimen o terrorism sa kanilang bansa na naka-apekto sa national security ng kanilang bansa, the law of the China Sea will apply o the law ng China ay mag-a-apply sa atin. Okay? Yun yung exception niya. Ulitin ko ha. So, pumunta tayo sa bansa nila. So, nakagawa lang naman tayo ng offense na nakapaloob sa atin o nakaregistered yung barko sa atin. Yung i-apply natin batas is Philippine law. Pero kapag tayo ay naka-apekto sa kanilang security o national security, yung batas nila yung i-apply sa atin. Okay? That is what we call French rules. Next. Rebellion, sedition, and coup d'etat are crimes against what? Rebellion, sedition, and coup d'etat are crimes against what? Rebellion, sedition, and coup d'etat are crimes against what? That is public order. Public order. Okay? Ano ba yung public order? Ito yung paglabag mo sa ating gobyerno. Ito yung pag-aaklas mo laban sa mga kumpanya, sa gobyerno, paggamit ng mga armas at hindi paggamit ng armas. Diba? So, yun yung mga sedition, rebellion, etc., etc. Next. A policeman is considered as what kind of a person? A police is considered as kind of person? Ano yan? Agent of a person in authority ba siya? O person in authority? Guys, lagi nyo lang tatandaan na kapag ang police officer ay naglilingkod sa ating bansa o sa ating bayan, tinatawag silang agent of a person in authority. Pero kapag sila ay naninilbihan sa ating gobyerno, katulad ng mga mayor, ng mga congressman, senador, they are person in authority. Okay? Kapag yung mga police naman, mga sundalo, MMDA, they are called agent of a person in authority. Okay? Okay. Power of the state to define and punish crime. Ito ang kapangyarihan ng estado upang magbigay ng parusa sa mga taong nagawa ng krimen. Power of the state to define and punish crime. Ano daw yung tawag doon? Ano daw kapangyarihan? The correct... Saan yun? Okay. Power of the state to define and punish crime. Ano tawag dyan, guys? Guys, comment kayo. May nanonood ba? Okay. Power of the state to define and punish crime. A. Police power. B. Penal power. C. Execution power. Or D. Judicial power. Hmm.
Okay, the correct answer is police power. Ito yung kakayahan ng mga police na magpataw ng parusa kapag ang tao ay nakagawa ng isang pagkakamali at kaya nila itong arestuhin, because they are binibigyan sila ng kapangyarihan ng ating gobyerno na mag-aresto at magpatupad ng ating saligang batas. Okay? Oops, ba't wala tong question? Okay, the word culpa means what? The word culpa means what? Gaya nga nang sabi ko kanina, that is not intention. So anong yan? Anong ibig sabihin po niyan? Lack of skill ba yan? Lack of foresight or negligence? Guys, kapag sinabi pong culpa, that is all of the above. Okay? That is all of the above. Bakit all of the above yan? Kasi ang culpa ay may elemento, at ang elemento niya ay lack of skill, lack of foresight, negligence, freedom, and intelligent. Okay? Sa intent o tinatawag natin dolo, that is what we call deceit. Meron pa rin silang freedom, meron din silang intelligent. Ang pinagkaiba lang, sila intentionally o deceit kung tawagin. Ito naman, negligence o kapabayaan o lack of skill, lack of foresight. Okay? Next. Which of the following is not a place of worship? Which of the following is not place of worship? Anong tawag dun, guys? Which of the following is not place of worship? Ito daw ang lugar kung saan hindi maaaring magbigay pugay sa ating Panginoon. The correct answer is mortuary. Hindi ko masabi kung ano yung ibig sabihin nito, pero ito yung lugar na kung saan hindi ka maaaring magsamba. Okay? Hindi ka maaaring magsamba o magbigay pugay sa ating Panginoon. Next, it is committed when a person who decided to commit a felony propose its execution to another person. Ito ay yung mga tao na nag-uudyok o nagkakaroon ng tinatawag na proposal para gumawa ng isang krimen. Anong pong tawag doon? It is committed when a person who decided to commit a felony propose its execution to another person. So, nagbibigay siya ng proposal at balak niyang gawin yung isang bagay na yon, at decided na siyang gawin yung isang bagay na yon. Ano pong tawag doon? So, the correct answer, guys, is proposal to commit something or to commit a felony. Ba't nauuna na yung ano na ito? Okay, next. The simplest meaning of the term evident premeditation. Okay guys, from the word evident premeditation, ang ibig sabihin lang naman po niyan, ito yung paghahanda, pagpaplano, nakapagbigay, naglaan ng oras para gawin yung isang bagay. The simplest meaning of the term evident premeditation. Ano daw yung pinaka-simpleng tawag sa evident premeditation? Ano yung pinaka-simpleng tawag sa evident premeditation? Ulitin ko guys, ang evident premeditation, ito ay paghahanda, pagpaplano, at may kakayahang maglaan ng oras para gawin yung isang bagay. Ibig sabihin, intent niyang gawin yung isang bagay. So what is the correct answer? The correct answer is bravo. Deliberately planning. May paghahanda. Okay? May pagpaplano. Next. Stage in the commission of a felony when all the elements necessary for its accomplishment and execution are present. Stage in the commission of a felony when all the elements necessary
for its accomplishment and execution are present. Kapag daw kumpleto at nagawa mo ang lahat ng execution na kinakailangan, anong pong tawag doon? Very good, Sir Hilgen La Madrid. The correct answer, guys, is consummated. Okay? Kapag ang lahat ng elemento ay nagawa mo at naisagawa mo o naisakatuparan mo, the crime will be consummated. Ano ba yung attempted? Pinagtangkaan mo. Okay? Pinagtangkaan mong gawin ang isang bagay pero hindi mo nagawa. Attempted. Frustrated. Okay, nagawa mo pero hindi mo na isakatuparan lahat ng elements. Okay? Hindi mo na accomplish lahat ng execution na kinakailangan. So the crime will be frustrated. So halimbawa nito is nabaril mo siya pero nabuhay. So the crime will be frustrated. Pero once the crime, pero kapag ang crime ay totally nagawa mo lahat at napatay mo yung isang tao, the crime will be consummated. Okay? Next. Circumstances that would be either mitigating or aggravating. Guys, napakadali nito, guys. Under Article 15 of the Revised Penal Code. Kung alam mo yung Article 15 of the Revised Penal Code, masasagot mo to. Yes, very good, Sir Hilgen La Madrid. That is what we called alternative. Okay? That is alternative. Either mitigating or aggravating. Next. Medical term for homicidal tendency. It is the medical term for homicidal tendency. What is the term for that? It is the medical term for homicidal tendency. Ito daw ay katawagan sa homicidal tendency. Sa medical, sa kanila, ang tawag nila dito ay ano? That is what we call dementia praecox. Okay? Dementia praecox. Homicidal tendency. Ito yung mga tao na maaaring makakakumit ng crime dahil sa frustrated sila or masyado na silang, hindi na nila alam yung gagawin nila. Masyado na silang ano, yung anxiety nila mataas na. Okay? So, maaari na silang mag-commit ng homicidal o pagkitil ng buhay ng kanilang sarili. Okay? Okay. Select the person not exempted from criminal liability. Select the person not exempted from criminal liability. Kakasabi ko lang kanina yan sa generality. Ito ay hindi exempted kapag ito ay nakagawa ng batas within the Philippine jurisdiction. Okay? Ano pong tawag sa kanila? Select the person not exempted from criminal liability. Ano pong tawag sa kanila? Kung merong mga presidente, may mga prime minister, ambassador, kapag nakagawa sila ng crime dito, they are exempted. Pero itong isa, si consul, kapag ito po ay nakagawa ng crime within the Philippine jurisdiction, they are not exempted from criminal liability. Ano ba yung consul? Businessman. Okay? Businessman. So the correct answer is consul. Okay. The criminal act punished by the revised penal code. Ito daw ay pinaparusahan ng ating revised penal code o RPC kung tawagin. Ano po yan? Guys, tandaan nyo lang po. Tandaan nyo lang, si F po ay pinaparusahan ni revised penal code. Si F, felonies. Kapag sinabi namang special law, pinaparusahan naman yan ay offense. Ano mga example ng offense? RA 9165 o violation against, sorry,
Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Yan yung mga example ng offense. Eh yung felonies, ano mga example niyan? Murder, theft, homicide, infanticide, parricide, basta lahat ng mga nakapaloob sa Revised Penal Code, Book 1 and Book 2. Okay? Huwag malilito dyan, guys, ha? Kapag sinabi naman pong crime, ito po ay tinatawag nating ano? General. Bakit naging general? Kasi yung felonies, yung offense, misdemeanor, that is specific. Okay? Specific. Ano ba yung specific? Meron lang parte-parte. Okay? Specific siya for that crime. Pero kapag sinabing crimes, ito na yung generality. Ito na yung kabuuan. Kapag sinabing crime, lahat na yan. Felonies, offense, misdemeanor, infraction, etc. etc. Okay? Next. In what offense is ignominy appreciated? In what offense is ignominy appreciated? Guys, ano po ba yung ignominy? There are two types. Ano po yung isa? Cruelty. Kapag sinabi pong ignominy, that is moral suffering. Bakit moral suffering? Unti-unti mong pinahihirapan yung moral ng isang tao. Ang halimbawa po nito is ni-rape sa harap mo yung anak mo, which is wala kang magawa kasi nakatali ka. Unti-unting pinapahirapan yung anak mo, nire-rape, ginagahasa. So yung moral mo is unti-unting nasasaktan or nawawala o nasusugatan. Eh ano naman po yung cruelty? Kapag sinabi naman pong cruelty, that is physical suffering. Ano po ba yung physical suffering? Unti-unti kang papahirapan until such time na patayin ka na. Halimbawa nito is putol-putulin yung mga daliri mo, hati-hatiin yung mga gupit-gupitin yung mga balat mo ng nail cutter, etc. etc. Pahirapan ka muna bago ka patayin. That is what we call cruelty. Okay? Dito ang tanong, in what offense is ignominy appreciated? In what offense is ignominy appreciated? In what offense is ignominy appreciated? Anong tamang sagot, guys? The correct answer is rape. Okay? Kakasabi ko lang kanina, rape. Ni-rape sa harap mo yung anak mo, ni-rape sa harap mo yung asawa mo nang wala kang magawa. Yung moral mo, yung pinahihirapan dito. Okay? Moral suffering. Okay, next. Infraction of law that commission of which carries the penalty of arresto minor. Sir, ano po ba yung arresto minor? Ang arresto minor ay pinaparusahan ng isang araw hanggang 30 araw o one day up to 30 days. Ano naman po, sir, yung dischero? Ang dischero po ay tinatawag nating also as banishment. O hindi ka maaaring lumapit sa akin within 25 kilometers up to 250 kilometers. Okay? 25 kilometers up to 250 kilometers hindi ka maaaring lumapit sa akin. That is what we call dischero. Ano naman pong kasunod na itong arresto minor, sir? Ang kasunod naman po niyan is arresto mayor. Ano naman po yung arresto mayor, sir? That is 1 month and 1 day up to 6 months. Okay? 1 month, 1 day, 6 months. 1 month, 1 day, 6 months. That is arresto mayor. Eh sir, ano naman po yung prison correctional? That is start from 6 months, 1 day up to 6 years. Eh sir, yung prison mayor? 6 years, 1 day up to 12 years. Eh sir, yung reclusion temporal? 12 years, 1 day up to 20 years. Eh sir, yung reclusion perpetua? 20 years, 1 day up to 40 years. And life imprisonment. Okay? Life imprisonment. Sir, ano naman po, saan naman po nakapaloob yung afflictive penalty? Ang afflictive penalty ay nakapaloob as prison mayor up to, ang tawag dito, up to reclusion perpetua. Okay? Up to death. That is afflictive penalty.
Eh sir, ano naman yung mga ano, mga presyo at tawag dito, correctional penalties. Yung mga correctional penalties naman is mag-i-start yan sa arresto mayor up to prison correctional. Okay? Arresto mayor hanggang prison correctional. Eh sir, ano naman tong tinatawag nating arresto minor? That is what we call light felony. Light felony. Okay, next. What will the judge do if the act done by the person accused and being tried in his court is not covered by a law? What will the judge do if the act done by the person accused and being tried in his court is not covered by the law? Ano daw ang maaaring gawin ng isang judge kapag daw ang tao ay nakagawa ng isang krimen na hindi maaaring i-trial o dinggin sa korte o hindi covered ng law natin? Kasi may mga kanya-kanya tayong batas. So, ang mga Muslim, meron silang Shaira law o Shaira court. Okay? Meron silang sariling korte. So, sa atin, anong tawag dyan? Ano mangyayari dun sa crime na nagawa ng tao? The crime will be acquitted. Ano ba yung acquitted, sir? Kapag sinabi pong acquitted, that is what we call dismissal. Okay? Acquitted, ibig sabihin, pinapawalang visa o pinapawalang sala. Or dinidismiss, kumbaga. A building or structure exclusively used for rest and comfort. A building or structure exclusively used for rest and comfort. Ito daw yung mga lugar kung saan nagpapahinga at nagre-relax ang isang tao. Anong tawag dyan? Madalas yung ginagawa yan guys kapag may girlfriend boyfriend kayo. Nakikipag-ano lang kayo, chapopoy. Anong tawag doon? The correct answer guys is dwelling. A building or structure exclusively used for rest and comfort. Guys, tandaan nyo guys, di ba nga meron tayong tinatawag na trespass to dwelling. Ano ba? Tapos meron pa tayong violation of domicile. So from the word dwelling, ito yung lugar o yung tirahan, di ba? So saan ba tayo nagpapahinga? Siyempre sa bahay natin, sa lugar kung saan pagmamayari natin. So kapag may tao na pumasok sa bahay natin, sinasampa natin sila ng trespass to dwelling. Kapag sila ay private person. Pero kapag sila ay private person, the crime will be trespass to dwelling. Pero pag sila ay public officer, the crime will be violation of domicile. Okay? Huwag malilito dyan, guys, ha? Ano ba yung layman's term ng trespass to dwelling? Ang layman's term po ng trespass to dwelling is trespassing. Yung tinatawag nating trespassing dito sa lugar natin o sa bansa natin. Ito yung gawang tao lang. Gawang tao. Pero ang tamang word doon is trespass to dwelling. Okay? Next. It is exists when two or more person comes to an agreement to commit a felony and decide to do it. It is exists when two or more person comes to an agreement to commit a felony and decide to do it. Nagkaroon na sila pagpupulong at nag-agree na sila sa bawat isa na gagawin na nila ito. Kung kanina yung nag-propose siya, ngayon naman ito, nagkaroon na ng agreement na gagawin na nila. Itutuloy na nila yung balak nila. The crime will be conspiracy. Okay? The crime will be conspiracy. Tama, Sir B-Boy Agud, Sir Hilgen, Sir Justin,
And Sir Janjan, correct po kayo. Next. A sweep attack on a military camp by elements of PNP of AFP. Guys, sweep attack, huwag niyong kakalimutan po yan. Malaging lumalabas yan sa board exam. Sweep attack, napakadali lang po yan. Sweep attack, laging lumalabas po yan sa board exam. Ano po yan? Ano pong tawag dyan? A sweep attack on a military camp by elements of the PNP or AFP. Kunyari, ikaw, sundalo ka. Kunyari, ikaw, pulis ka. Tapos, nag-a-against ka sa gobyerno. Anong tawag sa'yo? O anong crime ang nakomit mo? The crime will be kudita. Huwag mong kakalimutan ng sweep attack. Guys, lumalabas yan sa board exam. Paulit-ulit. Sweep attack, lumalabas yan. That is what we call kudita. Ito yung mga AFP, PNP, BGMP, BFP na nag-a-against sa gobyerno o nag-a-aklas laban sa gobyerno. Okay? May mga ganong tao. Okay, committed by a married woman who shall have sexual intercourse with another man, not her husband. Committed by a married woman who shall have sexual intercourse with another man, not her husband. Ito ay nagagawa ng babae na kasal, na nakipagtalik sa lalaki na hindi niya asawa. Guys, the correct answer is adultery. Ito ang parusa sa mga babae na nakikipagtalik sa mga lalaki na hindi nila asawa. Pero kapag si lalaki naman ay nakipagtalik sa babae na hindi niya asawa, the crime will be concubinage and the penalty will be destiero. Okay? Eh sir, ano naman po yung bigamy? Ang bigamy naman po is twice kang nagpakasal. Tandaan mo lang naman dyan is two times kang nagpakasal. Dalawang beses ka nagpakasal at the same time may asawa ka dito sa Pilipinas or may asawa ka sa ibang bansa. Okay? Huwag malilito guys ha. Si adultery, si babae yan. Para kay babae yan. Na nakipagtalik sa lalaki na hindi niya asawa. Yung concubinage naman para kay lalaki yan. Na nakipagtalik sa babae na hindi niya asawa. At bigami naman para kay lalaki at babae na nagpakasal sa nang dalawang beses sa mga kinakasama nila. Okay? Okay, next. Ay, sorry. Nakita niya na yung sagot. Offense covered by Philippine penal laws even if it's committed outside the Philippines. Offense covered by Philippine penal law even if it's committed outside the Philippines. Guys, ito daw yung mga pinaparusahan ng ating saligang batas na kahit ito ay nagawa sa labas ng bansa. Anong tawag po dyan? The correct answer po is what? All of this, pag-espiya, pag-aaklas o pagbibigay ng aid o tulong sa ibang bansa na kalaban ng ating bansa. At piracy, ang piracy po ay nakukumit ng mga tao na hindi belong sa isang vessel o barko. Halimbawa nito is hindi ka naka-registered sa barko na yon. Pero anong ginawa mo? Nagnakaw ka. The crime will be piracy. Okay? The crime will be piracy. Ayan guys, legal term for treachery. Ano ba yung treachery, sir? Kapag sinabi pong treachery, ano yan? That is what? Pagtatraidor. Okay? Pagtatraidor. Ano ba yung pagtatraidor, sir? Hindi mo binigyan ng kakayahang dumimpensa ang tao. Hindi mo binigyan ng kakayahang dumimpensa ang tao para ipagtanggol ang kanyang sarili.
the legal term for treachery is alebiosa. Alebiosa. Okay? It is the elements, it is one of the elements of murder. The number one, paragraph one ng murder, treachery o alebiosa. Hindi mo binigyan ng kakayahan, dumipensa ang isang tao para ano, ipagtanggol ang kanyang sarili. Ano bang mga example ng alebiosa o treachery, sir? Ang example niyan is, pinatay mo habang tulog. Sinaksak mo patalikod. 'Di ba? 'Yan yung mga example ng treachery. Okay? Ayan. What is the legal term for nighttime? Guys, lumalabas din 'yan. What is the legal term for nighttime? Ito daw yung katawagan o legal, yung legal term para sa gabi. 'Di ba may mga ano tayo, may mga nagtatrabaho tayo na tinatawag nating nocturnal or nocturnity. The correct answer is nocturnity. Tama si Sir B-Boy Agud. Nocturnity. Ito yung tamang katawagan sa nighttime. That is what we called nocturnity. Okay? Huwag malilito dyan, guys. Lumalabas yan. Promise. Lumalabas po yan sa criminal law and jurisprudence at saka CDI. Okay? Lumalabas yung nocturnity. Okay. A person who force or induce another to perform the criminal act, it is referred to as ano? A person who force or induce another to perform the criminal act, it is referred to at to as what? Ano yan? Ito daw ang katawagan sa tao na nagpupuwersa sa isang tao na gumawa ng isang bata, ng isang krimen, okay? Ito ang isang tao na nag-i-induce sa isang tao na gumawa ng isang krimen. The crime will be, ano? Under Article 17 of the Revised Penal Code. Under Article 17 of the Revised Penal Code. Okay? Under Article of the Revised Penal Code, that is principal. Meron po siyang tatlo. Ano po yung tatlo? Principal by direct cooperation, principal by cooperation, principal by inducement, and principal by indispensable cooperation. Okay? Principal by cooperation, principal by inducement, at saka principal by indispensable cooperation. Ano nga po ba, sir, yung principal by cooperation? Ang principal by cooperation po, ito po ay nakukumit na mga tao na nakipagtulungan upang gawin ang isang bagay o isang krimen sa isang lugar. Okay? So, kung ikaw ay nakipagtulungan para gawin yung isang bagay o nakipag-sanipwersa para gawin yung isang bagay, the crime will be principal by cooperation. Eh, ikaw ang tao na nag-uudyok para gawin yung isang crime. Ano naman po tawag sa'yo? Principal by inducement ang tawag sa'yo. Okay? Ikaw yung tao na nag-uudyok para gawin yung isang bagay, the crime will be principal by inducement. Eh, sir, ano naman po yung tawag sa mga tao na nakipagtulungan at kung hindi dahil sa tulong nila ay hindi maisa sa katuparan ang isang krimen? Ang tawag naman po doon ay principal by indispensable cooperation. Ano pong halimbawa niyan, sir? Kunyari, ako may gusto akong patayin. Papatayin ko si Bravo. At syempre, dahil kailangan ko ng baril, manghiram ako kay Charlie. Ito namang si Charlie, pinahiram ako ng baril at ang sabi ko, papatayin ko si Bravo, pero binigay niya pa rin. So, dahil sa tulong ni Charlie, na isa katuparan ko yung pagpatay ko kay Bravo, ang tawag po sa kay Charlie ay principal by indispensable principal by indispensable cooperation. Ano naman tawag sa akin? Ako po yung principal. Principal by cooperation. Ako yung pinaka mastermind. Okay? Naintindihan po? Okay. Next, the employment of means of execution that gave the person attacked no opportunity to defend himself or retaliate.
Guys, kakasabi ko lang sa inyo yan kanina, guys. The employment of means of execution that give the person attack no opportunity to defend himself or retaliate. Ito yung mga tao na nakagawa ng isang krimen na walang kakayahang depensahan ng kanilang sarili. The crime will be treachery, or the term for ano for that is treachery, o ano, alibyosya o pagtatraidor. So kung ikaw pinatay ka during night time, that is treachery. Pinatay ka habang tulog, that is treachery also. Pinatay ka during nocturnal o sa madilim na lugar na wala kang kalaban-laban, that is treachery also. Okay? Eh ano naman sir yung superior strength? Sa superior strength naman, hindi ka binigyan ng kakayahang ano, depensahan din ang iyong sarili. Pero ito, marami kayo, maraming tao yung pumatay sa'yo. Halimbawa nito is grupo or mga gang, pinagtulungan ka, wala kang kalaban-laban. Ano pa, bata o sanggol, ginamitan mo, pinatay mo, wala siyang kalaban-laban because bata siya. Superior strength pa rin yun. Okay? Okay. It is a legislative enactment that inflict punishment for a crime without judicial trial. It is a legislative enactment that inflict punishment for a crime without judicial trial. Guys, tandaan nyo lang po yung without judicial trial. Lumalabas yan sa CDI, sa criminalistic, sa criminal law. Paulit-ulit po yan. That is what we call bill of attainder. Ito yung mga kaso na walang trial o nilagay mo sa kamay mo yung batas. That is what we call bill of attainder. Without judicial trial. Nilagay mo sa kamay mo yung batas. That is what we call bill of attainder. Okay? Next. Ah, sorry. These are the rights of the accused that are derived from special law enacted by Congress. Ito daw. Okay, ano daw yung ex post facto law? Ang ex post facto law po ay ang isang batas o isang crime na kung saan nung ginawa mo yung krimen na yon ay wala pang nagpaparusa dito. Okay? So kunyari ikaw ay ano, umihi ka sa pader. Wala pang batas na nagpaparusa doon. Hindi ka maaaring parusahan during that time. Pero kinabukasan, gumawa ka ng krimen ng pag-ihi ulit. Okay? So gumawa na pala sila ng batas. Hindi mo maaaring sabihin na hindi mo alam yung krimen na yon, o hindi mo alam yung batas na yon. Ano tama sagot dito, guys? Ano tama sagot dito, guys? These are the rights of an accused that are derived from special law enacted by Congress. Ito daw yung ginagawa ng mga kongreso. That is statutory rights. Statutory rights. Ano ba yung example ng statutory rights, guys? Ano ba yung mga example ng statutory rights? Alam niyo ano? Alam niyo yung these are the rights of the accused. Parang mali tayo ng highlights dito. Wait lang guys ha. Balikan natin to. Ano ba number to? Balikan natin to. Medyo na wala ako dito. Baka mali lang yun na highlights ko. Nakalimutan ko yung sagot dito. Sorry. Balikan natin yung sagot dito. Sa number na yan. Dito muna tayo. Okay, these are the agreements between independent state entered into by their authorized representative
and ratified by their legislature in accordance with their respective laws. These are the agreement between independent state entered into by their authorized representative and ratified by their legislature in accordance with their respective law. Hindi yun amnesty, sir, kasi ang amnesty is binibigay sa mga political offender, which is with the concurrence of the Congress. Okay? Ano tama sagot dito, guys? These are the agreement between the independent state entered into by their authorized representative and ratified by their legislature in accordance with their respective law. Okay, the correct answer, guys, is treaties. Pakikipag-ugnayan. Okay? Pakikipag-ugnayan. So, the correct answer is treaties. The following are the exception to the general application of criminal law, except the following are the exception to the general application of the criminal law, except, guys, tandaan nyo lang, di ba meron tayong tinatawag na generality, general application. So, kapag ikaw ay nakagawa ng crime within the Philippine jurisdiction, ikaw ay mapapanagot ng ating saligang batas. Pero, may exception. Sino yung mga exception dito? Pero may tinatanong dito, except daw. Hindi daw siya exempted. Ano yan? Sino yan? Guys, tandaan nyo lang, ang generality ay may tatlong elements. Ano po yung tatlong elements ni generality? Meron siyang tinatawag na law of preferential application, principle of international law, and treaty stipulation. So, the correct answer is barabo. Treaties. Hindi siya, except siya dyan sa tag dito, elements ng generality. Okay? Okay. The legal term for the felonies punishable by the revised penal code. Guys, anong legal term ng felonies na pinaparusahan ng ating revised penal code or RPC book 1 and book 2? The legal term for felonies punishable by the revised penal code. Ano po yung tamang term for felonies? Guys, kapag sinabing felon, ito yung mga tao na nakakagawa ng krimen. Ang tawag po sa kanila ay felon. Ang nagawa nilang krimen ay felonies. Okay? So, the legal term for felonies is culpa. Okay? Culpa. Bakit culpa, sir? Kasi, di ba, ang culpa is lack of foresight, lack of negligence, lack of foresight, tsaka ano pa ba to? Nawawala na ako, ah. Basta culpa yan, guys. Medyo nawawala na ako. Napapagod na yung aking utak. Okay. Next. The following felonies do not admit of the frustrated stage. Except, guys, tandaan nyo lang. Dolo ba yun, guys? Medyo nawawala na kasi ako, eh. Ang tamang sagot dito? Dolo ba to? Okay, dalawa na yung ano natin kung sakali. Medyo nawawala na kasi ako, eh. So, the legal term for felonies is dolo ba? Sige, sagutan natin ito ulit mamaya, pangalawa na to. Then, ito muna tayo. Okay, the following felonies do not admit of frustrated stage, except. So, kung may not, negative, and then except, that is negative also. Negative plus negative, it equals to positive. So, the following felonies do
frustrated stage. Anong tama sagot, guys? Ang tamang sagot. The following felonies do admit of frustrated stage. So kasi syempre yung not tsaka except, that is negative plus negative, it equals to positive. So ang hinahanap na dito is may, yung may mga frustrated stage. The correct answer is, ano? Ano ba yung mga may frustrated stage? Alam ko kasi ang tip wala rin yan eh. Wala rin tong frustrated, none of the above to eh. Alam ko ang sagot dito, none of the above eh. So the correct answer, guys, is none of the above. Bakit? Wala namang frustrated stage ang rape. Wala din ng physical injury. Wala din ng adultery. Wala din ng theft. Pero ang homicide at murder, meron, di ba? So none of the above to. Guys, none of the above. Tamang sagot doon, none of the above. Okay. The following are the classification of felonies according to gravity except. The following are the classification of felonies according to gravity except. Tama yung classification of felonies o yung dolo nga. Tama yon. Dolo yun, guys. Tama nga si Sir Ramil. The following are the classification of felonies according to gravity except. Ano ba yung gravity? Bigat, di ba? Bigat ng parusa. So kung meron tayong light felonies, slight felony. Tama ba to? Oo nga, tama. Tama. Except pala ang hinahanap. Kaya pala ba't para ako nalito. Ang except dito is slight felonies. Bakit slight felonies? Wala namang slight felonies eh, di ba? Ang meron lang is slight felonies, less grave felonies, and grave felonies. Ano ba yung oras ng light felonies? Diba ang oras o duration ng light felonies is 12 hours. Tapos ang duration ng less grave felonies is 18 hours. And then yung grave felonies, that is 36 hours. And for terrorism, that is 72 hours. Yun yung duration nila. Okay? So except dito is slight felonies. Walang word na slight felonies. Ito daw yung katawagan sa parusa o bigat ng pagpaparusa. Ano daw yung katawagan nun? Meron tayong tinatawag na light felonies, less grave felonies, and grave felonies. Hindi kasama si slight felonies. Kasi may nakalagay except. Okay? Next. These are the acts or omission not expressly punished by a penal law but are nevertheless considered and punished as crime. Pasensya na kayo, guys, kasi guys, pagod din kasi ako lagi, araw-araw kasi ako may ginagawa. Kaya kapag nagbibigay lang ako ng time para mabigyan ng time tong YouTube ko. Opo, slight felonies po yun. Except po yun. Hindi po siya kasama sa pagpaparusa. Okay? Eto, anong tama sagot dito, guys? These are the acts or omission not expressly punished by a penal law but are nevertheless considered and punished as crime. Hindi daw to tinuturing na mabigat o hindi tinuturing na hindi pinaparusahan. Ito yung mga
Common law crimes. Ano ba yung mga common law crimes, guys? Ano ba yung mga common law crimes? Halimbawa nito is ano, jaywalking, di ba? Ito yung mga paglabag lamang. Yes po, that is common law crimes. Okay. This branch of the government has the power to punish crime. This branch of the government has the power to punish crime. Guys, ano ba yung legislative? Diba kapag sinabi pong legislative, sila po yung nag-e-enact ng batas o gumagawa. Sila yung nagagawa ng ating mga batas. E sino naman po yung mga nagbabasa ng ating batas? Sa mga legislative, halimbawa nito is Congress, yung mga senador, di ba? E sino naman tong mga judicial branch? Ito naman yung mga korte natin. Katulad ng Municipal Trial Court, Regional Trial Court, Court of Appeal, Supreme Court. That is what we call judicial branch, okay? Sila yung nagbabasa ng ating batas. E sino naman tong executive branch? Si executive branch naman is si president, si vice president, di ba? Sila yung mga nagpapatupad ng ating batas, okay? So, tanong dito, this branch of the government has the power to punish crime. Sila ay tinatawagin nating ano, judicial branch. Judicial branch. Judicial branch. Ito, lumalabas din to, guys. It is a law that partially or totally modified or changed an existing law. Guys, ito daw dinadagdagan or nagdadagdag ka ng additional information sa isang batas. Diba kapag tayo nagkukuha ng tubig, tapos naubos yung tubig, nire-refillan natin. Anong tawag doon? That is what we called ano? Refilling law. That is what we called refilling law. Repealing law. Okay? So, dinadagdagan natin. Repealing law. Okay, next. It is one of the basic characteristic of criminal law. It is one of the basic characteristic of criminal law. It is one of the basic of characteristic of criminal law. That is what we called ano? Last number na muna to, guys. Yung additional 50, i-ano natin, i-elaborate natin mamaya. Papahinga lang ako kasi wala pa talaga akong pahinga simula kanina umaga. Hinabol ko yung alas 5 eh. Okay? So number 50 na pala tayo. So it is one of the basic characteristic of criminal law. Guys, anong tawag dyan? That is prospectivity. Dyan papasok si retroactive effect at saka si prospect, ano, si ex post facto law. Okay? Yes po. Sir Ramil, prospective po. Prospectivity or prospective. Tama po yan. Okay guys, thank you sa pakikinig. Sana kahit papano may naibigay ako, nabahagi ako sa inyo ng ano, ng lesson. Ano pong number? Sir Rachi Ambong. Ano pong number? Ano pong number? Thank you rin po Sir B-Boy Agud, Sir Julius Palomar. Medyo nawawala na nga ako. Medyo pagod na.
Ano po number yun? Balikan natin yung dalawa mamaya. Magre-relive tayo mamaya. So, i-continuous natin to hanggang 100. So, mamaya sana magkita-kita tayo muli. Huwag kayong mawawala. So, pakihanda na rin yung mga tanong nyo mamaya. Sagutin natin yan sa ating relive.